Paano gumawa ng virtual classroom sa Google Slides? Una, itype ang Google Slide sa Google search bar at i-press ang Enter. I-click ang Google Slide Sign In, ilagay ang inyong Google Suite email address at password, then click Sign In. Kung meron kayong ibang email, pwede rin iyon ang ilagay. Click yung plus sign o block presentation. Ganito ang makikita nyo sa laptop o desktop screen ninyo. Click natin ang insert. Then may dialog box. Itapat yung cursor sa image. May dialog box din na lalabas. Tapos, click yung search the web. May lalabas sa right side na search bar. I-type sa search bar ang wall and floor background. Lalabas na yung mga picture na pagpipilian. Pag nakapili ka na, click mo lang at pag lumabas na yung insert button, click mo yung insert. Pag napunta na yung wall and floor background mo sa slide, resize lang para maging sakto sa slide natin. Maglagay na tayo ng accessories ng ating classroom. Click Insert, Image, Search the Web. I-type sa search bar ang transparent, susundan ang hahanapin mong accessories kagaya ng whiteboard, blackboard o kahit na ano na ilalagay mo sa virtual classroom mo. Tapos, i-resize lang at ayusin kung saan mo gustong ilagay. Kapag okay na, nailagay mo ng lahat ang accessories na gusto mong ilagay, maglagay naman tayo ng larawan ng guro. Pwedeng kumuha sa web o kaya gumawa sa Bitmoji na apps. Click yung extension icon. May makikita kayo sa baba na Manage Extensions. Ganyan yung makikita nyo, tapos click yung Extensions. Makikita sa ibaba yung Open Chrome Web Store. Click yung Open Chrome Web Store, tapos mapupunta ka na sa Chrome Web Store. Type mo lang sa search bar, Bitmoji. Makikita nyo sa tapat ng Bitmoji yung Add to Chrome, kagaya ng emoji keyboard sa ibaba. Click lang ang Add to Chrome. Kaya walang Add to Chrome ang Bitmoji ko dahil naka-add na sa extension ko. Click lang yung Add Extensions. Makikita mo, nakahanay ng name mo yung icon ng Bitmoji. Click mo yung icon ng Bitmoji at lalabas yung ganyan. Pero kung bago ka pa lang sa Bitmoji, mag-sign in ka muna or mag-sign up, then gawa ka ng avatar mo. Pag naka-sign in ka, mag-search bar ng kung anong gusto mong ginagawa ng avatar mo. Sa pagkakataong ito, ang gusto ko ay nakaupo, kaya sitting ang tinype ko. So, lalabas na dyan yung mga Bitmoji mo na nakaupo. Pipili ka na lang ng gusto mo. Pag nakapili ka na ng avatar na gagamitin mo, right-click mo lang, then click Copy Image. Tapos right-click mo uli pag andon ka na sa slide na ginawa mo, then paste. Isa pang paraan ng paglalagay ng avatar mo sa slides, idadrag mo lang yung avatar papunta sa slides. Mapupunta na sa slide yung avatar mo. Resize lang natin ang avatar para mag-fit siya sa silya na paglalagyan natin. Dahil may silya akong inilagay,
dito sa aking virtual classroom. Pag lahat ng accessories sa ating virtual classroom ay nakalagay na, pwede na tayong maglagay ng link para sa lesson natin at nang maging interactive ang ginawa nating virtual classroom. Ayan, napakadali lang, di ba?